Hello mga katek! Welcome back mga ka-WJT. Ang gagawin natin ngayon yung Urban Electric Pan. Ang sira nito, saksak natin. Okay. Kung papaandarin natin, yan ah, naririnig ba? May ugong? Yan. Okay, check muna natin yung pinaka-elisi niya kung matigas. Natin. Nahihirapan. Tapos umuugong. Pinipilit kasi ng may-ari daw eh. Ngayon, pag pinaikot naman natin, malambot naman siya, di ba? Pero, hindi siya tumutuloy. Ngayon, tanggalin natin muna para mas maintindihan niya. Okay. Okay. Check ko ulit kung ano yung naging problema niya. Isaksak ko muna ulit. Yan o. Narinig. Makikita nyo, medyo magalaw na. Check natin yung shapkin niya. Kung maluwag. Magalaw siya eh. Pag ganito ang sira, sigurado magpapalit tayo ng shapkin tsaka bushing. Sa experience ko, laging ganyan yung nagiging problema eh. Step by step na natin gawin para mas maintindihan. Marami naman tayong hindi pa rin siguro maaalam sa pag-repair ng mga ganito. Ngayon, kung maririnig na natin dito, pagka pinapaikot ko, kaya medyo maganit na siyang konti. Yan. Tapos, medyo magalaw na talaga. Okay, ay babakasin ko lang muna ito para makita natin kung ano ang mga papalitan. Pag ginamitan mo ng local na screw ito, malolostrate ito. Kaya ang mas maganda, yan, di sa pagkatanggal niyan, yung mga original na Phillips screw. Okay, pero ako, meron akong ginagamit dito. Ito, magandang klase ito, yung pinaka-screw niya. Madali siyang tanggalin. Ito, medyo matigas pa nga eh. Okay. Yun. Mug na. Yun, malamot na dito. Kasi medyo nahihirapan yung iba dito. Kasi nga matigas. Ngayon, pag ano, diskartihan na lang natin. Okay, dito, tatanggalin natin. Pag wala kayo nito, yung mga original na screw dapat ginagamit. Pag wala kayong ganito, yung ganito, dapat yung mga branded na Phillips. Okay. Sa ganito, subukan natin. Pag kayo medyo mahirap talaga, ilalapat lang uli natin para bumalik yung pinaka-screw niya. Yan, ha? Try natin, ha? Ano pa kasi talaga, hihirapan. Tapos, pukpukin natin yung screw para bumalik. Yan. Yung iba dito nahihirapan din. Medyo nakala. Pagka ganito, kailangan natin tanggalin yung pinaka-cover ng gearbox niya. Balikan natin.
Tapos tanggalin natin dito. Yan. Tatanggal na. Mayroon tayong customer na dumating. Isa ganun din para bumalik. Kasi pagka na-lost lang kayo po pwede natin sa uli para bumalik yung pinaka ano ng screw niya. Yung pinaka butas. Tapos nagyan natin ito. Okay. May iba kasi nahihirapan. Saka natin ipihitin. Okay. Ganyan na. Okay. Ganyan na. Isa malambot na rin. Alas na siya na. Dito, pagka nag-ano kayo dito, dapat maingat din dito sa mismong likod. Kasi yan yung may winding dyan eh. Ngayon, pagka nahatak yun, babay na. Sayang na yung motor. Bibili kayo. Ngayon, ingatan yun. Kaya mas maganda, dito tayo sa harapan muna. Tapos natin ayusin yun. Okay? Okay. Dito ingat kayo dito sa mismong wire dito. Pagka umangat kasi yun, goodbye 190. Okay, dito siya nagka problema. Palitin na rin itong shafting niya. Okay, yan, masyado malalim na. Dito naman, pagtanggal, pukpok lang. Tapos kahit na long nose or tapos atakin lang. Kung pwede rin yung ano yung pako, kung wala kayo, kung wala kayo ng pako, tapos pupukpukin ng martilyo diretso. Pero yung mas madali, yung pinaka long nose lang. Okay. Ngayon, magpapalit tayo ng bushing tsaka shafting. Okay. Medyo malalim na rin. Papalitan natin ito. Tsaka yung bushing. Ngayon, tingnan natin kung anong klase yung bushing niya. Okay, customer ulit tayo. Ngayon, dito sa pagtatanggal ng bushing, pagkatanggal dyan, okay, dito, gagawin natin, yung pinaka-butas, i-zoom na dito, zoom, yan, ang gagamitan natin, ito yung nakakabit sa mga neck nung electric pan. Yan. Yan nakakabit yun. Okay. Sabihin nyo lang para pwede natin pantanggal. Ang gagawin lang natin dito, pagtatanggal, kailangan natin ito. Tapos, pasok natin dito. Kita ba? Hindi ata kita, ano? Okay. Dito natin ipapasok, oh. Tapos, para lumabas siya. Dito. Tanggal na. Yung bushing, ordinary lang to. Okay. Gagawin natin dito, para hindi na tayo magtanggal ng corona.
kasi medyo mahirap din niya isa uli sa pagka wala yung technique. Ang gagawin lang natin dito mga tech tips, kung may kutsilyo kayo, pwede rin. Flat screw, pwede rin. Yung ganito, subukan natin ha. I-zoom, hindi kita ba? Iangat lang natin yung pinaka-corona niya. Yan. Iangat lang natin. Mas maganda angat lahat eh. Para pagka ikinabit natin, mas madali. Okay? Yan. Angat lang natin. Yan. Yan mo. Yung kutsilong hindi na napakinabangan, napakinabangan pa rin natin, di ba? Alam ko naman, yung mga tatay na mga mahihilig manood dito. Yung mga expert nating technician, alam na pa. Kuha tayo ng bagong bushing para mapalitan natin. Ordinary bushing lang ito. Okay, magpapalitan ng bushing. Marami naman tayong stock. Ngayon, sa pagbabalik ng bushing, yan. Ang gagawin muna natin dito, kailangan natin munang linisin yung mismong ano niya. Yan. Tapos nalagyan natin ng langis mamaya, no? Okay. Nalagyan natin muna ng langis to. Mas maganda kasi nasa loob yung yan. Okay. Yung langis na ginagamit natin yung pangmakina. Pero yung iba ginagamitan ng mantika eh. Alam mo naman eh. Huwag niya sabihin hindi. Diba? Okay. Pero pwede rin yan. Pero pang ano yan yung pang emergency ha. Okay, ang pagbabalik. Ito. Kung makita natin dito na dapat pumasok. Yan. Simple lang. Hindi na natin binaklas yung corona. Kasi yung iba, pag tinanggal natin yan, nahihirapan pa. Gagamitan pa natin siya ng tubo. Kaya, ang pinakamadali, yung ginawa nga natin, na pwede nga itong plat, basta yung maliliit, napapasok dito sa butas, yung mga tatay nating nanonood, pwede yung kutsilyo lang. Di ba pumasok? Ngayon, pag pumasok na ganyan, okay, ang gagawin natin, para maibalik, pwede rin tayong gumamit ng shocking. Pero gamitin natin, lagyan natin ng electrical tape yung dulo. Yan, para makaiwas gas-gas doon sa bushing. Yan. At ganyan lang. Tapos, gagawin natin, kung itong butas na to, dapat, nakatapat dito. Nakikita ba yung ano? Camera? Tapos, itutulak natin. Yan. Okay. Tulak. Dapat, kumano siya, pumasok. Ngayon, pagkababalik natin yan, kuha lang tayo ng shoe glue. Yan. Yung pinaka wala nang laman, pwede pa natin pakinabangan. Okay? Ang gagawin natin, sisutlan natin yung sa butas, yung shoe glue, para hindi siya magasgasan. Okay? Tapos, tutulak natin ulit ng shafting. Yan. Sino mo tayo sa kabila? Tadaan lang mga mami, daddy. Kaka emergency gumagawa tayo eh. May alam din kayo.
Ganyan ba? Hanggang ma ibalikan natin maayos. O pwede rin yung ano, yung basta yung papasok lang dito na mas maliit. Ito kasi medyo malaki pa to eh. Okay? Ngayon, pagbalik natin yan. Okay. Masikip na, di ba? Okay. Tapos na tayo dito. Yan, masikip na siya. Hindi mo na magagalaw. Yan, ha? Okay? Dito sa likod, magpapalit din tayo. Hanggangin muna natin ito. Kaya naman tayo pamali. Okay. Ngayon dito, yung busing nung nasa harapan, ordinary lang. Kaya hindi na natin pupukpukin yung shafting. Pwede na rin natin gamitan yun ng kutsilyo para mas madali. Ganyan talaga pagka naggagawa tayo. Marunumihan ang kamay. Angat lang. Angat. Angat. Yun. Mami natin yung old at daddy. May hihig sa electric fan. Mangat niya. Ang natin tanggalin. Tanggal na. Simple lang, di ba? Hindi na tayo nagpalas ng corona. Lagi natin ng langis. Ngayon, sabit na natin yung bagong bushing. O, sabit lang. Pumasok agad. Tapos, tulak natin dito. Kung may mas maliit kayong plastic, pwede kahit ballpen, ano? Pwede rin yan. Okay? Kung may ballpen sana, mas madali. Hanap tayo ng ballpen dito. Okay? Pakita natin yung ballpen, ha? Kuha ko ballpen. Okay, kuha tayo ng ballpen. Alam po pwede natin gamitin. Okay. Tapos ko lang ito para mas makita. Okay. Ang ballpen pwede. Yan. Bigyan ko kayo yung mga tips para yung mga siraan nyo ng ballpen ay magamit pa. Yan. Pwede yung ballpen. Nakakaiwas gis-gis din yan. Hanggang masarado lahat. Okay, natin, hindi pa. Dapat mailagay natin lahat. Okay. Hanggang dito. Hanggang natin iba. Okay. Okay. Ganun lang.
Yan, okay na. Tapos, magpapalitan nyo ng shopping. Okay? Sa mga ganitong shopping, madali lang. Kailangan lang natin tanggalin muna itong spacer niya. Yan, tsaka yung nasa likod. Yan, gamitan na natin siya ng flat screw. Tanggal na, di ba? Kaya dito, kailangan natin ng tanda. Okay. Gamitan natin dito. Dapat dito sa may base. Yan. Isa. Ito yung magiging guide natin. At tandaan nyo lagi, dapat may guide. Para pagka binalik natin, madali. Okay. Ang gagawin natin dyan, ay tubo lang. Tapos, papasok natin dito. Saka natin pupukpukin dito. Pagpalitin na yung shopping, kahit na direct ka lang natin pupukpukin. Yan. Yun. Tama na nga. Okay? Tapos, magpapal tayo ng shopping. Okay. Kukunin ko lang yung shopping ko. Okay, hanap tayo ng kaparehas na shopping. Dapat parehas. Pag bibili kayo, dapat parehas siya ng tura at lahay. Yan. Ito ang tama. Okay? Yan. Yan siya. Okay, ganito muna natin. Kaya ng pagbabalik nito, simple lang. Okay? Ito yung sira. Kailangan ito. Kaya ng pagbabalik, lagyan natin konting langis para pag sinasawin natin na makaiwas din sa jas-jas. Okay. Tapos, ang gagawin naman natin dito, dito naman tayo magkapasok. Yan na, tandaan nyo. Doon sa may gearbox. Ito kasi yung sa mismong EDC. Yan na, malinaw. Gagawin natin, kuha pa rin tayo ng tubo. Okay, ganito naman. Okay, ganito na, may tubo tayo. Ang palo, dito. Okay. Ang gagamitin natin, lagyan natin basahan. Yes! Importante may basahan. Para makaiwas sa gas-gas doon sa mga dulo ng shopping. Po? Okay. Tapos, ipat lang natin konti pagka yung lumalabas na. Okay. Tingnan natin kung pumasok na. Mukhang may sipa. Oh, no! Dapat ito, papasok dito. Yung sa binuhitan natin. Okay, may sipa to. Kulang pa. Kapos pa. Okay. Para pagka nagpalit kayo ng kabit kayo ng busing, hindi kayo mahirapan. Okay. Tingnan natin kung ready na. Oh, no. Hindi pa rin. Konti pa. Tapos, pumasok ito. Konting-konti na lang. Konting pukpok pa. Eh, ulit ka eh. Tapos dito. Yun. Lagi ko naman i-ready na. Yun ah. Dapat ganyan ha. Okay. Tapos, ibalik na natin itong spacer niya. Yun. Okay. Talagang marumi lang sa kamay. Ito na, nandito na tayo. Gagawin natin,
Yun na rin natin ang lamista. Kaki lang. Pasok natin. Tapos, check natin ito. Yun. Dapat nakakalaro siya. Medyo gumagalaw lang ng konti, ha? Tama yun. Ngayon, pasok natin itong mga... Sigas yan. Iyari yan natin. Saka natin dito. Anong dito. Okay. Luwag na. Okay. Pagawin natin. Ibabalik na natin. Okay. Tingnan natin ha kung gagana na. Ito pa lang. Pag-check na natin kung gumana na siya. Okay? Tingnan natin. Kawala na siyang ingay. Diba? Okay na siya. Ngayon, ibabalik lang natin yung pinaka-gearbox niya at yung pagkabit dito. Okay. Simple lang yung pag- kakabit natin ng shuttle at bushing. Yan. Babalikan lang natin yung pinaka-gearbox niya. Okay. Ang pagka-pinabit natin yan, madali lang ito, no? Sinushoot lang naman din dito sa butas. Tapos, i-cover na natin. Yan. Ganun lang. Madali lang ito. Tapos, isasarado natin. Tapos kakabitan natin yung pinaka solution. Okay, step by step na to para magawa nyo na electric pan nya. Okay, kakabitan natin yung pinaka stopper ng LC nya. Tapos lagyan natin sya ng kahoy. Tapos, pupukin natin. Para hindi mapersa yung shopping niya. Okay, gano'n lang. Tignan natin kung gumagana na rin yung solution. Yun! Okay na. Gano'n. Okay. Wonder na yung solution niya, na? Okay, ikabit na natin yung mga grill niya. Tsaka yung LC. Thank you.
niya. May electric fan na ulit si Mami. Yay! Okay. Yun na. Wow! Ready? Ayos! Pag-cover sa likod, madali na. Salamat po sa panonood, mga ka-tech tips.